Hi guys, for today's vlog, so from Marina Camping Resort, nag-travel tayo ng 3 hours. So finally, we're here in Venice, Italy. Gaya ng sabi ko guys, ito yung pinaka-highlight sa travel natin. Iniwan namin yung campers namin sa camping area, tapos sinundo kami ng daughter-in-law ko at saka nagsakay kami ng bus papunta dun sa city kasi medyo malayo. And once again, itutour ko kayo kung anong meron sa Venice, Italy. Venice, Italy is the capital of Northern Italy's Veneto region. It's built on more than 100 small islands in lagoon in the Adriatic Sea. It has no road, only canal. So maglalakad tayo guys. Super! So advice ko lang guys, kung magpunta kayo dito soon, wag po kayong mag-heels. Kasi ako po, naka-shoes nga ako, pero yung shoes ko is my heels. So grabe gid siya kakapoy guys. Kapoy-kapoy gid siya nga linaktanay. Kasi whole city yan, lakarin mo, walang taxi, walang everything. So lakad lang meron ka. Bali, hapon na kami dumating guys, 3 o'clock. So gabi pa siya, wala kaming lunch, so magbili muna tayo ng pizza. Tapos nakakaluka yung pizza nila dito guys, parang plato sa laki. So ayan, kain muna tayo before tayo mag-proceed sa lakad na naman. So yung ginamit namin sa pag-ikot-ikot is kailangan mo siya gamitan ng Google Map. So nag-Google Map kami guys, buti na lang may kariton si Olivia, hindi kami masyado nahirapan. So ito yung mga view papunta doon sa bangka na rintahan namin na mag-ikot kami doon sa Grand Canal. So doon tayo papunta sa Grand Canal kung saan iikutin natin yung buong city by bangka. Bangka ang gamitin natin. So ayan, nagpahinga muna kami saglit dito na side. Then lakad na naman kami ulit. So ito yung mga view sa paligid natin. Yung mga restaurant sa gilid. Yung mga building. Grabe guys. So ito yun siya yung sasakyan natin mamaya. Kaso, ang nangyari is naligaw kami guys. As in, naligaw talaga kami. Na wrong turn, kumbaga. So, again, balik na naman kami. Lakad na naman hanggang sa finally nakita na namin yung pupuntahan namin. Kaso, yung last na ito ay hindi pa rin pala siya. Para ito siya sa mga parang bus na malalaking boat na sasakyan. So, ang nakakaluka dito guys, ayan, napakaliit ng road nila. So, pag may kasalubong ka, kailangan ka mag-side view or magtagilid ka para hindi kayo magkabanggaan. So, ayan siya. Grabe kaliit ng mga road nila dito guys, promise. So, we're here na. Nakita na namin. Ito yung area kung saan kami magsakay ng bangka. Tinala nang dyan yung daughter-in-law ko para samahan kami dito sa trip na to. So, ayan, kasama niya yung boyfriend niya. Grabe na lakad guys. As in, maybe naglakad kami ng 2 hours sa pag-ikot-ikot kung saan yung lugar. Pero napakaganda naman, worth it. Kasi maganda yung view, maganda, napakaraming tao guys, promise. Kaya kung magpunta kayo dito guys, yung bag na gagamitin nyo, yung sling na pwede nyo mahulagay sa harap kasi grabe po ka-crowded. So para na lang sa maiwasan ang nakawan. Kaya nakasakay na tayo guys, kaso kailangan mo maghawa kasi dumaan yung ambulance na bangka. So kahit yung ambulance nila is bangka guys. So we're finally here, welcome to the most famous and iconic in the world here in Italy. The Venice Grand Canal or tinatawag nilang Canal Lazzo. So, itong first na ipapakita ko sa inyo ay napakagandang bridge. So tinatawag nilang itong Rialto Bridge. So Rialto Bridge, one of the Venice iconic landmark. Bridge of Sign and Academia Bridge, one of the popular attraction of tourists here. So 500 years old and the oldest bridge. That's why the bridge in the middle of the city, in the middle of the Grand Canal, a very important place. Hey. The name is Camelleghi Palace. This is another construction of about 500 years old, the same age of the bridge. 500 years old. This is Palace of Justice. That's even this is flowing the water, but there are the old prisons over there. Prison? Old prison. Huh? Oh, yeah. Wow. Fundamenta della presa. Prison. 500 years old building. Fundamenta
Fundamenta de la Preso. Venice Grand Canal, guys, or tinatawag nilang Canalazo, is the largest and most famous canal in Venice. It is the nearly 4 km long and 2 miles through the main island. Grabe gid siya kaganda, guys. Super ma-amaze ka talaga sa lugar. Kaya no doubt na marami talagang turista dito. Hi, Olivia. Whether it's the high or the low tide, oh, wow. Now high tide. Ah. Now high tide, right? Yes. High tide. The last time there, all of the area was in the family of Marco Polo. You know Marco Polo? Yeah, oh, yeah. Marco Polo. The left side is a big island over there. The name is the Milione Island. The Milione, also the name of the book of Marco Polo. The name of this island was in the family of Marco Polo, very rich family. Yeah, Marco Polo. So, itong buildings na to, guys, ay pag-aari ng family Marco Polo. So, ito sila ay isa sa pinakamayamang angkan dito sa Venice, Italy. So, today na nagpunta kami is high tide. Kung mag-high tide daw dito, guys, pumapasok yung tubig sa loob ng bahay. Ang senaryo dito, guys, is dalawa ang door. Meron sa harap at meron dito sa likod. So, doon sa harap para maglakad. Dito naman sa likod is para magkuha ng taxi. Kasi yung taxi, ayan yung mga babae, ayan, nag-antayan sila ng taxi. For example, malayo sa city yung work nila, gumagamit sila ng taxi kahit mahal yung pamasahe. Islands, a little more 100 churches. Every island they have a church, many, many churches. Wow. On the right, the beautiful buildings over there. Look, the big palace over there, by Gothic style, like Arabian style. Look, for people who work the windows. Huh? Wow. Mm-hmm. About 500 years old. 500 years old. Palace, now private, there are offices inside. This is the owner who lived, Giacomo Casanova. Do you know Giacomo Casanova? Yeah, yeah. His famous lover, huh? Casanova. Yeah. Ah, Casanova, this, yeah. This building is over there about 300 years ago. Mm. Very beautiful buildings, huh? Nice. Ayan, sa mga bintana ng restaurant, tapos sa gilid niya yung Grand Canal. So, ayan guys, bali ang taxi nila dito is yung bangka din siya, tapos mahal daw ang pamasahe, kaya minsan yung mga tao naglalakad na lang. Guys, bali ang 30 minutes niya na ikot is 80 to 100 euros yung bayad. Pero hindi ko lang sure, baka 100. Nakalimutan ko kasi siya. So, ito yung kabuuan niya, guys, sa Grand Canal. So, next naman na puntahan natin yung pinakamagandang lugar dito sa Venice, Italy. Ang pinaka-highlight nila. After natin mag-tour doon sa bangka, guys, ito lakad na naman tayo. So, dito tayo sa taas ng Rialto Bridge. Ito yung sa taas niya. So, ayan, dito tayo para punta tayo doon sa kabilang area. Ayan, lakad-lakad na naman tayo. So, welcome here in St. Mark Square or tinatawag nilang Piazza San Marco. Sa harap ng itong tinatawag nila na St. Mark Basilica. So, ito yung church ng St. Mark Basilica, guys. Ito siya, napakagandang lugar, itong square na ito. St. Mark Basilica, Venice Grand Luxurious Main Cathedral, constructed back in 19th century, one of the famous most visited church in Western world. Every day, thousands of tourists or people come to see the beautiful mosaic and precious marble preserved inside. St. Mark Basilica Church, guys, ay nasa gitna ito siya ng St. Mark Square na tinatawag nilang Piazza San Marco. St. Mark Square is the heart of Venice, Italy. The largest square in the city is the main public square town at tinatawag nilang the world most beautiful drawing room. So in front ito siya ng St. Basilica Church adjacent of Doge Palace. Square, guys, originally is 9th century ito siya, and then na-establish siya noong 16th century by Cardinal Domenico Grimani. This museum has had several homes, so dito din natin makikita yung library ni St. Mark.
Inaligays, na-touch ko na rin yung napakaraming ibon. As in, nakaka-enjoy talaga sila i-touch. Tapos, pag maglapit ka sa kanila, bigla yan sila magliparan lahat. Or, minsan, mag-ano yan sila sa mga kamay mo. Magtungtong yan sila sa kamay mo. Tapos, ito guys, si Olivia, una, nakasakay pa yan. Last, siguro pagod na yung bata, ayan. Nakinaya guys, umupo na lang talaga siya sa floor. So, ayan. After that, ilan lang ito siya sa mga church na 100, diba 100 church man ito siya. So, ayan. Napakaganda na lugar guys. So, sana mabisit nyo ito siya soon. So, itong mga church na to guys, ay ilan lamang ito sa madaanan natin pa labas ng city na to. Mismo doon sa bus station na pwede natin sakyan pa uwi. Kasi doon lang talaga yung bus station na pwede mo sakyan. Ayan, pa uwi na tayo at madadaanan natin ulit ang Rialto Bridge at makikita natin ang view ng Grand Canal paggabi. Dito lang muna guys for today's vlog. Ang next na i-share ko sa inyo yung Church of Santa Maria Mater Domini kung saan nakapreserve ang body ni St. Anthony. Thank you for watching guys. Bye bye. See you.